Magandang buhay, mga kasimbahay! Panibagong araw na naman upang tayo'y magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga iskriba na mahilig maglalakad ng may mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Matapos purihin ni Jesus ang mga iskriba sa kanilang pag-uunawa sa mga batas, binalaan naman niya ang kanyang mga alagad hinggil sa pagdarasal ng matagal at malakas tulad ng mga iskriba na nais mapansin at matawag na banal. Dalubhasa sila sa batas, ngunit hindi naman nila sinusunod ang utos na alagaan ang mga byuda at mga nauulila. Kinakamkam nila ang ari-arian ng mga balong babae. Sa halip na ipaliwanag at isabuhay ng mga iskriba ang batas, sinusuway pa nila ang mga ito. Binigyang pansin ni Jesus ang ginawa ng byuda na katangi-tangi sa mata ng Diyos sapagkat walang atubiling ibinabahagi ang 2 maliit na salaping tanso. Ang kakarampot bagamat lahat na para sa kanya ay ibinigay pa. Maaari niyang itago ang 1 maliit na salaping tanso, ngunit ibinigay niya ang buo niyang ikabubuhay. Sa ating makamundong pag-iisip, ang ginawa ng balo ay hindi kapani-paniwala. Salungat sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang punto rito ay ang pananampalataya ng byuda na hindi siya pababayaan ng Diyos sa kanyang mga pangangailangan. Pagsasagawa. Mayroon ka bang natutulungang mga dukha, mga naulila at mga biyudang walang hanap buhay?